Napakahirap pagmasdan ang kubo na ito. Nasa ilalim ng puno ng kahoy at halos sira-sira na ang dingding nito. At yung bubong nila ay trapal lang, pati yung dingding nila ay trapal lang din. At pag umuulan, pumapasok sa loob. Sobrang naawa ako sa mag-asawa na nakatira dito sa kubo na ito. At ito po ang kwento ng kanilang buhay. Siya'y tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap, makaawning narap lahat ng alon siya. Si Sanin Paroson, natubong ka na mas matig. Isang tao na mahirap pero may pagsusumikap. Isa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan, naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan. Hati niya ay saya kasama ang munting ayuda para sa... Yo, good morning mga kasanay. Welcome sa panibagong vlog natin, no. So, ngayon mga kasanay ay nandito po tayo sa Diverson at ayun nga, galing kami doon sa gilid ng kalsada. Meron lang kami nakita dito na yung bahay nila ay kubo-kubo lang mga kasanay, tapos yung bubong ay trapal lang. Ayun po, makikita po natin. Ayun po yung bahay nila. Tutuloy po tayo at may tanong natin sila. Ayun, nakakawa talaga. Ayun, good afternoon sa inyo diyan. Yan. Kumusta kayo? Okay, so yung mga kasanay, ito po si Ate Elimer. Ayan. Kumusta naman yung buhay nyo dito, lalo na sa ganito yung bahay ninyo? Mahirap po. Mahirap po kami sa pagkain. Misan nga po, isang araw, isang bis lang kami kumakain. Tapos sa trabaho po ng asawa ko, di naman po siya na palaging may trabaho. Ano ba yung trabaho ni Mister mo? Minsan? Ano lang po siya, minsan nag-uuling po. Nag-uuling lang dito? Tapos? Ang layo pa nga po ng ulingan niya. Mga ilan sako din yung mauling niya? Depende po kung madami ang kahoy. So, mga ilang araw bago niyo makuha yung uling? Sa pam, ano po, isang araw po. Mga isang araw? Hindi pa kasama yung pagputol talaga? Yung pagputol talaga ng kahoy? Hindi pa po. Kung pagputol po, lampas po, ano siguro. Mga tatlong araw, kasi nakasubok ako sa mga ganyan eh. Tatlong araw or one week. Opo. Oo, kasi matagal din yan. So, ngayon, sapat ba yung kinikita nyo sa mga ganyan? Pag-uuling? Hindi po. Kasi, ano nga po, isang po, sa isang sako, 200 lang yung nakuha. Hindi pa nakabili ng panggatas. Panggatas ng bibi ninyo. Ilang taon na ba si ilang buwan na ba si bibi? 8 months na po. 8 months. So, ilang taon na kayo na nagsama ni Mister? Mag-isang taon na ho. Mag-isang taon na. So, ngayon, ilang taon ka na ngayon? 18 po. 18. Yung nagsama kayo? 17 po. 17. So, di ba kayo mahirapan dito sa pagtulog? Yan. Mahirap nga po eh. Saka pag umuulan, tulog na po dito eh. Tumutulo? Okay. Paano yung baby ninyo pag umuulan? Saan kayo tumatago dito? Naghanap na lang po kami yung di masyadong tulog. Lalagyan namin ng payong. Yung magsaan? Lang gana. Ganun lang gagawin nyo? Okay. Ayan. So napakahirap ng panila mga kasanay sitwasyon dito sa bukid, no? So paano kung si Mister ay gabihin pag-uwi? Pag may trabaho kasi yung bahay ninyo walang pintuan, tapos butas-butas pa yung mga kuha ninyo, yung paningdingan. Mag-isa lang po ako dito. Mag-isa lang kayo? Opo, kasama yung baby mo? Opo, malayo po na po ang pamilya namin dito. Opo, malayo po. Sana po tulungan niyo po kami kasi po hirap na po kami dito. Wala pa po kaming sariling bahay. May pangalaw sana ng bahay. Gusto sa'yo magkabahay kaso kapos pa. Sana po maawa po kayo sa amin kasi wala po talaga kami kawawa naman po kami pag umuulan. Sobrang hirap po.
So, ito lang po yung loob ng bahay nila. Ayan, oh, kitang-kita po natin. Butas-butas yung dingding. Tapos, parang banig lang yung ginawa nilang panindingan, mga kasanay. Tapos dito, trapal. Tapos yung kanila, may konti namang yero, pero butas-butas yung yero na yan. At may trapal din sa taas para hindi sila masyado mabasa sa ulan. Oh. Ayan. At, napakahirap talaga sa buhay. No? Ayan, yung sahig nila. Ayan, andyan lang sila. Oh. Graba, hindi nyo pinasukan dito. Kaso po, graba, mag-uling. Magkano yung sako ng uling? Pag, po, pag deliver, nakaka-deliver na lang ng 200. Hmm. Kuha lang dito, mura po. Pero napakahirap na mag-uling dito kasi parang malayo nang malayo yung ano malayo yung didelivery nyo. Uh-huh. Tapos yung tubig nyo dito malayo din po eh. Igip ka pa rin. Igip pa rin po. Pag pasal. Hmm. Hira po dito sa ganitong buhay. Saan lang kayo nakakuha nito? Yung mga dingding? Ayan, dun po sa yan po, pulot-pulot yung mga tira-tirang kaperasong hiro. Pulot-pulot lang niya lang. Uh-huh. Para tinagpitagpin nyo, para hindi kayo matuluan dito. Uh-huh. Para makatabod-tabod din sa tulot-tulot dyan. So, itong ulda, hindi yun naman po namin. Hiniraman lang po namin ito. Yan? Uh-huh. O paano yan? Butas-butas na? Oo. Hiniram namin. Saka pag ginawa to, wala na po yan. Eh mga kasanay, hiniram pa na nila yan, yung tulda na yan. Sana po, may magkatulong po. Hirap ang ganitong buhay. Pilit ko ang pong magkabayo. Wala akong magagawa. Wala pa po. Kulang pa po sa pagkain namin. Hindi pa po sapat. Sana po, tulungan niyo po kami. Kasi po, hirap na po kami dito. Wala pa po kaming sariling bahay. Kulang po. Pangalaw sana ng bahay. Gusto sa'yo magkabayo. Kaso, kapos pa. Baka sa sunod na araw, babalik kami dito sa inyo, no? Kaya mga kasanay, no? Sana may magbigay sa kanila. Nakakawa talaga. And so, nasa bundok lang sila, nasa tuktok na bundok. Tapos, yung haligi nila, yung pinakapusti, ay yung kwan lang, yung kahoy, no? Nakakawa talaga. Tapos, pag umuulan, tumutulo din dito sa loob, no? Tapos, yung panindingan nila, ayan, oh. Yung panindingan nila ay trapa lang mga kasanay, ayan. Napakahirap. Tapos, pag may pasok si mister, sila lang yung nag-iisa dito kasama yung baby niya, no? So, ayun mga kasanay, ito po yung bahay nila.